Ika-apat ng Pebrero, Martes, ng ika-apat na linggo sa karaniwang panahon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Pagkatawid ni Jesus sa lawa na sakay sa bangka, pinagkalipumpunan siya ng maraming tao sa tabing dagat. At may dumating na isang pinuno ng sinagoga na nagngangalang Jairo. Nagpatira pa ito sa kanyang paanan at pilit na ipinakiusap sa kanya. Naghihingalo ang aking dalagita, kaya halika para maligtas siya at mabuhay sa pagpapatong ng iyong mga kamay. Kaya umalis si Jesus kasama niya at sumunod din sa kanya ang mga tao na gumigit-git sa kanya. May isa na mga babae na 12 taon ng dinudugo. At nang mabalitaan niya ang tungkol kay Jesus, nilapitan niya ito sa likuran sa gitna ng mga tao at hinipo ang damit nito, sapagkat naisip niya, "Kung mahihipo ko lamang ang kanyang mga damit, gagaling na ako." At agad na naampat ang pag-agos ng kanyang dugo at naramdaman niyang gumaling na ang kanyang sakit. Ngunit agad din namang nadama ni Jesus na may lakas na lumabas sa kanya, kaya lumingon siya sa gitna ng mga tao at nagtanong, "Sino ang humipo sa mga damit ko?" Sumagot ang kanyang mga alagad, "Nakikita mo nang ginigit-git ka ng napakaraming tao. Bakit mo pa itatanong sino ang humipo sa akin?" At patuloy siyang tumingin sa paligid para makita kung sino ang gumawa nito. Kaya lumapit na nanginginig sa takot ang babae. Namamalayan nga nito ang nangyari, kaya lumapit ito at nagpatira pa sa harap niya at inamin sa kanya ang buong katotohanan. At sinabi sa kanya ni Jesus, "Anak, iniligtas ka ng iyong pananalig. Humayo kang mapayapa at magaling ka na sa iyong sakit." Nagsasalita pa si Jesus nang may dumating galing sa bahay ng pinuno ng sinagoga at sinabi nila, "Patay na ang iyong anak na babae. Bakit mo pa iniistorbo ngayon ang guro?" Ngunit hindi sila inintindi ni Jesus at sinabi sa pinuno, "Huwag kang matakot. Manampalataya ka lamang." At wala siyang pinayagang sumama sa kanya liban kay Pedro, Jaime at Juan kapatid ni Jaime. Pagpasok niya sa kinaroroonan ng bata, hinawakan niya ito sa kamay at sinabi, "Talita kum," na ibig sabihin, "Nene, sinasabi ko sa iyo, bumangon ka." At noon di, bumangon ang bata at nagsimulang maglakad. 12 taon na nga siya at nagkaroon ng pagkamangha, malaking pagkamangha. Mahigpit na iniutos ni Jesus sa kanila na huwag itong sabihin kanino man at sinabi sa kanila na bigyan ng makakain ang bata. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa, "Anak, iniligtas ka ng iyong pananalig." Nais makilala ni Jesus ang taong humipo sa kanyang damit, hindi upang hiyain ito, kundi upang tawaging anak at igawad sa kanya ang paggaling at kapayapaan. Habang nangyayari ang lahat ng ito, nasa bingit naman ng kamatayan ang anak na babae ni Jairo. Maaring hindi mapalagay si Jairo at nais makauwi kaagad, lalo pa nang sabihin sa kanya na patay na ang kanyang anak. Ipinakikita dito ang kapangyarihan ni Jesus sa panahon, mga sakit at kahit sa kamatayan. May panahon si Jesus para sa isang may mataas na katayuan sa lipunan na tulad ni Jairo at sa isang baliwala tulad ng babaeng dinudugo. Napagaling ni Jesus ang babaeng 12 taon ng dinudugo at muling binuhay ang 12 taong gulang na batang babae. Sinisimbolo ng bata at ng babae ang 12 tribo ng Israel. At ang tulong ni Jesus, ang tanda na siya ang magtitipong muli sa mga nakakalat na tribo ng matandang tipan.